Nagsaselos ka ba kay Ara? We all know na hindi mo naman talaga bet yung Ara na yan. Simula pa nung bata kayo, magaan na talaga yung loob niya kay Ara. Kaya hindi na ako magtataka kung mas mamahalin na ng mama mo yung Ara na yan kesa sa'yo. Bella! Ano ba? Sino po ba ako dito? Kasi dati po ako lang yung princess mo. Ako lang po yung mahal mo. Naiintindihan ko, anak, kung anong nararamdaman mo. But don't worry, anak. I will fix this. This is not about Ara. I just happened to learn na ikaw pala ang owner ng APF Dairy Farm sa Batangas. I'm proposing a partnership. Naalala mo pa ba to? Ito yung shinare mo sa akin dati nung nagugutom tayo. Di na ako mahilig dyan. Eh, pero di ba sabi mo gusto mo na to? Di ba? Sabi nang ayoko, di ba? Is everything okay? Mr. Sess, excuse me. Good evening. Oh, hi, Asher. Good evening. Halika! Kain tayo! I know, it's fine. I just came here to drop this. Ito po yung pinabili at pinaayos niyo. Oh, thank you. By the way, this is Ara and this is Bella. This is Asher. Hi. And she works at the office. Good evening po. Good evening. Sigurado ka ba? Ayaw mong kumain with us? Yeah, I'm still going to my Lola's birthday. Ingat ka, Asher. Thank you. Kayo din. I'll see you at the office. See you. Ara, I had this fixed for you. Wow, Mama! Thank you po! You're welcome. Bella, ito naman ay para sa'yo. Thank you po. You're welcome, anak. Special yan. Para sa mga pinaka-espesyal na tao sa buhay ko. Oh, by the way, bukas nga pala mag-e-enroll na tayo sa school. Nakausap ko yung director ng Hamptons Ridge Academy, si Mrs. Ladera, at pumayag siya na mag-enroll pa rin kayo kahit tapos na yung enrollment period. Mama, Hamptons Ridge Academy? Doon din yung best friend ko, si Aisel. Naalala mo siya? Oh, o di mabuti kung ganun. At least may kakilala ka na agad. By the way, Ara, Mrs. Ladera was very impressed with your old school records. Scholar ka pala sa dati mong school? Ako, Mama. Scholar din po ako, Mama. Really, Bella? That's great! Alam mo, hindi pa kasi lumalabas yung old school records mo, kaya hindi ko pa nakikita. Grabe naman. Dalawa pa lang scholars ko dito eh. So proud of you, girls. Thank you so much po ulit for visiting Hamptons Ridge Academy. Nakita nyo naman po kung gaano kaganda yung aming mga facilities na perfect for their learning. Ang ganda po pala talaga dito, no? Tsaka ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking school. Oo nga po. Akala ko po maganda na yung mga pictures sa website na sinend sa akin ni Aisel. Mas maganda po pala in person. Yes, Ara. And I can assure you na perfect ang environment ng school na to for scholars like you and Bella. Opo nga. Kung ganito ba naman po kaganda yung school ko, mas kaganahan po ako mag-aral. I like her daughter, Miss Abad Montesilio. Ay, salamat po.
Ako po yung daughter na totoo. I see. Well, pareho ko naman silang mga anak. Besh! 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 Oh my God! Ito po! Magkaklase tayo! Uy, ganda mo dito ah! Pakita mo na sa akin kung nakakabigay mo ah. Oh no! Sel, napansin ko, you look happier. Wow. I am. That's good. Alam mo naman, Gary, na wala nang ibang magpapasaya sa akin sa mundong to kung di mahanap ang anak ko. That's good, no? But anyway, regarding dun sa hatakan necklace issue, siguro naman okay na yun. Mabuti na lang talaga at napagbati ko sila kaagad. Kaya lang medyo nahihirapan ako kay Belle. Bakit? Palagi niya kasing naiisip na umuwi ka ng Lola Madonna. Hindi ko naman siya masisisi at siyempre naiintindihan ko naman. Kaya lang siyempre para sa akin, parang ang sakit-sakit lang na mas gusto niya doon. That's why I know na I need to do everything for Bella. For her to feel that she's at home. Kailangan ko talagang ipakita at iparamdam sa kanya na mahal ko siya. Mo, Roselle, tama naman yan. No? Ganun talaga dapat. Kapag mahal natin yung isang tao, mahirap yung masabi lang natin na mahal natin siya. Kailangan talagang importante maramdaman ng taong mahal natin na mahal natin siya. Gary, maraming salamat sa pagsama sa amin sa campus tour ng mga bata, ha? Oo ba, Roselle? Anytime. Salamat po, Tito Gary. You're welcome, Ara. So, paano? I'll go ahead? Thank you. Okay. Ninong Gary, curious lang po ako. Ni Nana. Pansin ko po kasi lagi namin kayo kasama ni Mama. Yes. Ano po ba kayo? May relasyon po ba kayo? Bella? Your ninong Gary and I are really good friends. Actually, sila ng papa mo, mag-best friend sila noon pa. Kaya gano'n na lang kami kakomportable sa isa't isa. Ikaw talaga. It's okay. Yeah. Gary, thank you so much. Ingat kayo pa uwi. Sige, sige. Girls, let's go. Ingat okay, po, dito Gary. Okay. Sir. Oh, that's... Paano po ba yan? Kaibigan pa rin ang tingin sa inyo ni Mang Roselle. Pagal niyo po kasi. Ano ka ba? Huwag kang maingay. Alam mo naman, Renz, na iba hindi naman biro yung pinagdaanan ng Mang Roselle mo. Tsaka naghintay lang talaga ako ng tamang oras. Kapag ready na siya, doon na rin siguro. Pero sa palagay ko, alam mo, Renz, parang ito na yung tamang panahon. Abo naman, sir. Tsaka ligawan niyo na po. Tsaka bilis-bilis ayun, sir. Baka maunahan kayo ng kung sino dyan. Ariel? What are you doing here? Miss Roselle. Ano ka ba? Roselle na lang. Roselle, actually, I'm about to meet Miss Gwen in a few minutes kasi tatanggapin ko na yung offer niya. Offer? I was about to tell you. Let's talk about this na lang sa office ko. Okay. Let's go.
Congratulations again, Arniel. Maraming salamat sa tiwala mo sa Aban Chocolate. No, thank you. Kasi napakalaking break nito para sa isang maliit na kumpanya tulad ng sa amin. Naku, pahumble naman ito. Totoo. Arniel? Gary, meet our newest partner. Yes! Partner? Yes. So, na-confirm na ang Abad Chocolates at ang APF Dairy Farm are going to be business partners. Uh-huh. Diba? Small world. Anyway, flowers for you. Oh! Bakit? Anong meron? May nadaan na kasi akong flower shop. Nakita ko na mayroong sunflower. Alam kong favorite flower mo to. So, yeah. Oh, thoughtful of you, Gary. Salamat. Yeah. I'll put this in my office. Thank you. You're Nakita ko kasi ito sa guest room. Sabi ni Yaya Dulce, ito daw yung mga paborito mong libro noon. Oo. Binabasa ko yan ng mag-isa. Kasi ayoko na maingay, tsaka ayoko na istorbo. Mag-isa? Eh, di ba sabi mo si Mama yung nagkukwento sa'yo ng bedtime story noon? Ah, oo. Umipikit ako habang binabasahan niya ako para pampatulog ko. Pero sabi mo dati, ina-acting pa ni Mama yung kinukwento niya, kaya tuwang-tuwa ka, di ba? Ano mo gusto mong mangyari, ha? Aray, Bella, masakit. Pinagmumukha mo ba akong sinungaling? Hindi, Bella, hindi. Ang kulit-kulit mo eh, no? Ang dami-dami mong tanong, Bella, masakit! Tanong ako! Nakakaloka yun. Huwag ka magtanong kasi ang dami-dami mong tinatanong. Bitawan mo ako, Bella, ano ba? Eh, di bitawan! Hoy, save mo! Bakit ako? Oh, hala nga naman ako. Boss mo ako, di ba? Bella! Oh, hawakan mo to. Ay! Hala ka, sige, mamamatay na, oh! Oh, eh bakit mo naman tinulak? Hindi ko po sinasadya. Tsaka kulit-kulit niya po kasi ang dami-dami niyang tinatanong. Malay ko ba na hindi siya marunong lumangoy? Sorry. Bella! Bella, bumalik ka rito! Naman pala dahil ang kulit-kulit mo. Baka nga deserve mo talaga mahulog dyan sa pool. Ay, nako. Oh, yung mga pinamili natin, ha? Huwag kalimutan ipasok. Bye.
Ate Lani mo eh. Kaya ka naaabuso eh. Besh, kailangan kong pagpasensyaan si Bella. Bakit mo iintindihin yung spoiled brat na yun? Kasi yun yung gusto ni Mami. Besh, nakita ko kung gaano kamahal ni Mama si Bella. Nahihirapan siyang pakisamahan tsaka suyuin yung anak niyang matagal nang nawalay sa kanya. Kaya, Besh, gusto kong maging ayos silang dalawa. Para wala nang problema si Mama tsaka maging masaya na siya ulit. To be honest, nahihiya na ako sa'yo. Kasi lately pa na yung hatid sundo mo sa'kin. So ano, sisa, tingin ko na ba yung driver ko? Wag naman. But seriously, hindi mo kailangan gawin to, ha? Alam ko marami ka rin ginagawa. Ayoko naman maging abala sa'yo. Roselle, I'm all good. Okay? Gusto ko to. Hello? Gwen? I think kailangan mo umuwi ng mas maaga. Bakit? Ah, ano yung mga prinsesa mo kasi? Nag-aaway na naman yata. Ha? Huh? Okay, sige. Thank you. Gary, I think we need to rush home. Why? What's wrong? Nag-aaway na naman daw si Ara at si Bella. Sinumbong mo pa? Concern yan? Eh, para maloka siya. What a poor mother. Totoo bang nag-away kayong dalawa? Bella, totoo ba yung sinabi ng Mamita Gwen mo na tinulak mo si Ara sa pool? Eh, di ko naman po sinasadya eh. Tsaka nakukulitan na po kasi ako kay Ara. Ang dami po niya tinatanong. Bakit? Ano bang tinatanong niya sa'yo? Pinipilit niya po kasi akong balikan yung nakaraan eh. Lalo na po yung masasakit na memories. Narinig mo naman si Bella. Sa susunod, wag na wag mo na siyang tatanungin o kukulitin tungkol sa nakaraan. Opo. Sorry po, Mama. Bella, sorry din ha. Promise hindi ko nauulitin. Sorry kung naging makulit ako kanina. Ikaw naman, Bella. Hindi pa rin tama ang ginawa mo. Kung ayaw mong pag-usapan ang tungkol sa nakaraan, pwede mong sabihin ng maayos, anak. Hindi solusyon ng pananakit, panunulak, o kung ano paman. Naintindihan mo? Kasi naman po, Lola, ay puro na lang Ara! Lagi na lang siya!
Bella? 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 Bella, galit ka pa ba sa akin? Bella, babalik ako kapag ready ka na makipag-usap, ha? Roselle, just hope na maayos mo na yung problema nyo. And syempre, magkaayos din yung dalawa, di ba? Ma, sana talaga. Salamat, Gary. Just hope. Ma'am, dinner's ready. Tara, Gary, let's eat. Si Bella ba tinawag na? Yes po, ma'am. Wow, let's eat. Yeah. Ma'am! Ma'am! Wala si Bella sa kwarto niya! Ha? Nasaan siya? Roselle, ganap na kami sa buong bahay pero wala talaga si Bella. Hindi niyo man lang ba napansing lumabas si Bella? Hindi po, ma'am eh. Wala po talaga si Bella. Kanina po, kinatoko po siya sa kwarto niya eh, pero hindi po siya sumagot. Ha? Ara naman, bakit hindi mo sinabi agad? Eh, akala ko po kasi galit lang po siya sa akin, ma'am eh, kaya... Hindi kaya naglayas na naman si Bella? Hindi, mabuti pa magtanong tayo si Gardaus. Hindi eh. Hindi pwedeng mangyari ulit yung nangyari dati. Hindi pwedeng mawala ulit si Bella. Roselle, Roselle, okay. Naintindihan kita, pero hindi na po pwedeng mangyari talaga yun, okay? Nagkataon lang yun. Mahanap at mahanap natin si Bella. Ma! Ma! Ma, sasama po ako. Hindi na, Ara. Dito ka na lang. Sige na. Gary, please na mo. Sasama po ako. Baka ako po yung pwede ko mausap kay Bella kasi sa akin naman po siya galit. Sige na mo. Sinabi na nga dito ka na lang eh. Roselle, Roselle. Tama na. Let's go. Ara, we have to go. Sorry. Let's go. Ma! May lumabas mong taxi kanina. Nakasakay po si Bella. Nakita niyo ba kung saan direksyon sila pumunta? Yung plate number ba nailista niyo? Ako po, ma'am. Hindi po eh. Pasensya na po. Sana hindi siya mawala ulit dahil sa akin. Girl, ang OA mo. Eh, hindi mo naman kasalanan na pasaway at palalayas yung prinsesitang yan, no? Ang dapat kasi sa kanya ay tinuturuan ng leksyon. Hello po, Ma'am Roselle. Lola Madonna, kanina ko pa ho kayo sinusubukang tawagan. Look at you, Ara. Being true to your purpose. Bida-bida, palamunin. Asungot.